Lulong sa sugal at lubog sa utang ang suspect sa pag-atake sa Resorts World Manila na si Jesse Carlos. Taong 2014, nung na-dismiss si Carlos mula sa kanyang trabaho bilang tax specialist sa Department of Finance, kung saan siya nagtrabaho mula taong 2000. Humingi naman ang tawad sa pamilya ng mga biktima ang mga magulang ng suspect. May report si Ivan Mayrina. 37 ang patay. Isang malaking entertainment complex ang napinsala at napilay ang operasyon. Lahat ng ito ayon sa pulisya, kagagawan lang ng iisang tao, si Jesse Carlos. He is heavily indebted due to being hooked in casino gambling according to his immediate family. This became the cause of misunderstanding with his wife and parents. He is married to Jen Carlos. Has 3 children, 1 son and 2 daughters. He has a bank account with an outstanding debt of 4 million and several other non-bank related debts. Taong 2014 ang madismiss si Carlos mula sa kanyang trabaho bilang tax specialist ng one-stop shop ng Department of Finance, kung saan siya nagtrabaho mula noong taong 2000. Base sa resolusyong inilabas ng ombudsman, hindi umano'y dineklara ni Carlos sa kanyang SALN ang ilang mga ari-arian kabilang mga sasakyan at isang house and lot sa Tondo, Maynila. Tinukoy din ng ombudsman ang umano'y unexplained wealth ni Carlos at kung paano siya nagkaroon ng mga sasakyan, mga farm sa Batangas at milyong-milyong pisong utang sa panahong kumikita lamang siya ng taunang sweldong umaabot sa 210,000 pesos. Hiwalay sa asawa si Carlos at may 3 anak. Dala sa puso. Anak ko, mabait po siya. Naano lang po siya sa kasino na yan. Kami namin po na hindi namin matanggap na nagkaganon siya. Kaya mihirin po kami ng tawad sa mga nagsisirasya ng anak ko. Rikiramay na lang po kami, mihingi po kami ng patawad sa gawa po ng anak ko. Hindi rin na namin gusto yung nangyari. Hingi na lang po kami ng patawad sa mga namatay po. Pinuntahan namin ang bahay ni Carlos sa Santa Cruz, Maynila, kung saan naroon din ang kanilang pag-aaring daycare center. May negosyo rin daw itong mga tindahan ng prutas sa Divisoria at may 3 sasakyan. Mabait daw ito at walang anumang bad record sa barangay. Nabigda kami. Kahit rin sa picture niya, may isip mo siya pero isipin mo hindi dahil alam mo mabait na tao eh. Gabi ng June 1, nahagip pa si Carlos nang dumating sa kanilang bahay 10:18 ng gabi. Tila nagmamadali ito at mabilis ang lakad. Makalipas ang 1 oras at 1 minuto, nakitang umalis ang bahay si Jesse. Iba na ang bihis at may dala ng bag. Ito na ang huling beses siyang makita sa barangay bago tumuloy sa Resorts World sa Pasay. Kung saan nagpaputok ito ng baril, nanunog ng mga gaming tables at slot machines at nagnakaw ng mahigit 100,000 pisong halaga ng chips bago raw sinunog ang sarili sa 1 kwarto. Sa Lalyana Street Tondo kung saan lumaki si Jesse, hindi rin makapaniwala ang kanyang mga kaanak at kapitbahay sa kanyang malagim na sinapit. Mabait po talaga yun eh. Wala naman po talagang problema eh. Bata pala po dito na siya. Kilala ko po siya. Talagang mabait. Kahit makipagawa, hindi po. Alam niyo ba nagsusugal siya? Ang alam ko lang sabong. Sabong lang. Hindi namin alam yung mga kasino. Ivan Mayrina, GMA News.